curveball mula sa RSJ, ang rating ba natin dito sa Hayabusa pick ay maganda? It's interesting, pero I wouldn't call it maganda. Wow, Konya. Wow, Konya. Kasi ang danger mo, actually na-experience ko na to. Na-experience ko na yung Hayabusa versus Arlott. May chance kasi, and lumang mechanic to actually, kapag nasakto ka ng final slash habang ginagamit mo yung pabalik, okay, naka-cancel yung balik. Ah, so pwedeng maputol yung pagbalik mo sa shadow. Parang yung link eh. May harang. Pag na-tempo ka lang ng Arlott, na-tempo ka lang na isang beses, di ba? Mm-hmm. Pwede ka hindi ka makabalik doon sa shadow. Yun nga, yung sinasabi ko kanina na parang 10 bits yung crowd control ng RSG. Oo, may taunt yung Fredrin. Oo, may divine judgment ka. Pero other than that, yung slow na lang nung real world manipulation yung aasahan mo. Unlike doon sa Onyx, meron silang final slash, meron silang possible divine judgment, meron pa silang kekidot kagat. Yes. Diba? Ang dami nilang crowd control. So, kumbaga, overload yung meron ng Onyx dito pagdating sa teamfight. Pero yung RSG naman kasi, dito natin makikita kung paano na susolusyonan to. Yep. And sa lahat ng mga sinabi dito ni Santi, bigla natin pwede siyang i-link doon sa stat line na Onyx kung saan sila yung may highest na kill participation. Meaning to say, gusto nilang tumimfight at magkaasama. Kaya naman siguro na wave doon tayo nung Lancelot yung pinili nila. Yep. Kasi parang isolated playstyle. Pero this time around, mas nag-make sense yung group up and yung aggression ng Onyx ng early game. Which, kaya nga, na-weirdo na ako nung game number one talaga na parang hindi sila naging aggressive. This time around, I think it's a different story for Onyx. They all know na yung capabilities ng hero nila, yung kit ng lineup nila, what they naturally do is to just annoy RSG. Lahat sila gustong lumaban dito sa side ng Onyx. And kapag tinignan mo rin yung RSG, medyo mahirap din lumaban para sa kanila kasi parang ang nag-iisang chance na makalaban sila is kapag available yung Hayabusa. Ganda nung appraiser strat para bumalik yung buhay. And a retry coming in from Irad. Rio, tapa dito ang mababaliktad. First blood para sa Raiders. Light naman na makaka-atras. So wala yung trade na possible sanang masecure ng Onyx PH. Oh my God. We were not expecting yung Nats na gumamit ng Fredry. Tapos gumawa siya ng ganong klaseng play. Nahatak pa yung appraiser strat dun sa kabila. Bumalik. Yeah. Bigla pa bumalik ang HP. At dahil dyan, nakakauna ang RSG. Pwede pala yun. Hindi pala laging kailangan nakaharap. Pwede pa. Beautiful. Pwede pala yun. Mm-hmm. Balik buhay, men, no? Oh, parang ano, parang nag-bug, parang umuwi sa base, tapos bumalik. Ang kakaiba si Irad, speeches, sobrang god nung mechanics nun, yung shadow bato shuriken, lipat shadow. Pagka retry ni Sensui, may naiwan. Mm-hmm. So, pasok pa rin yung uwa. Na-retract pa rin yung kanyang mga shuriken pabalik doon. And gonna be massive. Siyempre, para sa RSG na ngayon ay nakakalamang na. Interestingly, itong si Sensui, ganun pa rin yung kanyang playstyle. Parang nakakuha pa rin siya ng maraming mga EXP. Kasi pala, ang ginagawa niya dito, kumukuha siya nun sa mga minion sa may gitna. Medyo nagdudusa yung support. Pero, for the sake of, sabi ni Sensui, kailangan ko levels eh. Retrigant ako eh. Hati muna, boss. Penge muna. Ating kapatid, sige na nga. May passive XP naman eh. Sige na, mabait naman eh. Bigay muna. Well, in fairness, Valentina kasi nasa mid lane. And ang advantage yung Valentina, every time na may ginagamita ka na skill, yung damage yung nagko-convert sa XP. So, minsan may mga times na kung ikaw yung Valentina, masarap talaga ibigay yung lane mo sa ibang hero. Kasi, lalo kapag sobrang overwhelming yung XP mo. Yun lang, nabigyan ata dito si Ryota, pero may vengeance pa naman para bumalik yung buhay. Pero overkill naman ata ang ginawa ng RSG dito sa baba. Hindi pa tumama yung appraiser strat. Wala na siya eh. Nakaiba. Sabi kasi ni Nuts Pre, ano to? Sibol yan, sibol. Sibol. Respeto. Malitin. And ang ganda na kasi parang nakahanap sila ng pseudo joy counter with the Hayabusa. Although natatanggal ni RSG. Hindi naman natatanggal. Hindi lang kumakabit agad yung marks ni Hayabusa kapag naka-activate yung second skill. Pero nung time kasi na yun, parang walang nagawa siya na eh. Si Ryota. Yeah. Hindi natin na si Ryota by the way. Uy, napagandang agad tapos hook pabalik. Tapos follow-up naman sa kabila. Kaya naman wala na yung retry holder ng Raiders. So a free turtle para dito sa mga hedgehogs. Kaso nga lang makakuha naman ng kill yung kabila. Pero dati sa trade, 2-4-1 plus a turtle. Mukhang unti-unting nahanap ng Onyx yung tamang footing nila. But that means tatlo yung mabubuta dito sa may top lane. Nets, you have to be careful about this. Yun nga lang, walang ulti si Light. Pati na rin si Exhort. Pokes will be enough. Mapag-depensa doon si Nets. And you can see already na nagsastruggle yung Onyx doon sa mga team fights. Bakit nga ba? Ano nga ba yung nahanap dito ng RSG? Timing lang ba talaga or better execution? I would say yung current state ni Onyx na nagpa-farm sila, it's really hurting them. It's not more of RSG's movements, pero yung stagnant state ni Onyx
na hindi rin nila na-maximize ng hero sila. Kasi again, nabanggit natin kanina, yung shutdown dito kay Ryota sa may bottom lane nung di siya nakagalaw, parang after nun, relax yung Onyx. Hindi sila gumagawa ng galaw, nintay nila mabuhay yung Arlott. At si RSG, yun yung mga moments na ina-abuse niya eh, na parang, uy, walang lull time sa kabila. Tayo yung gumawa ng movements. Lalo kapag naki-clear yung minion wave sa middle lane, that's always something na kailangan mo tignan sa RSG. Once na maklear yung minion wave sa may middle lane, may gumagalaw sa kanila. That's a golden rule kay Coach Panda. Kanina pa, naghahanap ng butas yung Onyx and maaaring ito na nga yung sa top lane. Pero nag-aantay kasi sila ng hook eh. Mm-hmm. Nag-aantay pa sila ng hook ni Kege Dut. Parang ang call ng Onyx dito, basta walang hook, wala mo nang mag-go. Yeah. Kung wala tayong sure na pick-off, hindi muna tayo mag-go all-in. Pero ngayon, napapasok ka si Nuts. Sobrang tapang na sinilip yung bush. Kaso nga lang, mapipigilan na dalawang beses dito yung Phantom Execution. Pero sa wakas, napapantom execution na! Kaso nga lang may Flicker Taunt mula dito kay Nuts. At talagang entertaining ang galawan! Wait, sorry po, ito pala yun. Energy Eruption into Flicker. Mm-hmm. Pag sobrang bilis siguro din. Actually, typically Flicker ka, mabilis naman yung Energy Eruption eh. Oh. So, kukonekta ka pa rin. Pero pwede pala i-precast mo na. Kaya nga eh. Pero sobrang instant dapat ng Flicker Grabe, mo. Grabe, ang bilis ng kamay nun. Feeling ko, hindi rin prepared yung Onyx na parang, pwede pala yun. Parang may expect mo pag nauna yung Flicker eh. Oh, kasi di ba pag nauna yung Flicker, ay, andyan na. So, magre-react ka. Sobrang bilis nun, man. Ang wake lang naisip dun, na naka-hold na siya dun sa Flicker, tapos pipitawan na lang niya. Baka ano siya, five fingers. Baka five fingers. Kailangan, wala ba tayong view nung fingers dun niya? Gusto ko sana mag-analyze eh. Kaso, ngayon ko lang din nalaman na pwede mo pala i-flicker yung Energy Eruption. Now we know. Now we know. We learn something new every day, guys. Nako, boss, yung Arjen ito, hihirap na naman lalo. Tinuturuan na naman ng mga pro player natin ng mga kakaibang jutsu ang ating mga manlalaro. Uy! Pumasok dito, kaso nga lang may final slash na sagot. Kaya hindi naging susi ng RSG si Light sa pag-secure ng kill. Pero si Keke Dut din naman magiging kapalit. So dati sa Roamer, palit sa Roamer. Mm-hmm. Still on the lead ang RSG Philippines. Pero hindi nila pwedeng ituloy-tuloy yung ganong mga pagkakamali. Yeah. Maari sila talagang makapitalize ng Onyx yung ganong moments. Yeah. And eventually, mapunta pa sa Onyx yung kalamangan. Ito yung sinabi natin sa Onyx na kailangan nila ng something different dito sa playoffs para lang talaga ma-throw off guard yung RSG na fundamental team. Ngayon, ang ginagawa nila, sobrang layo sa playstyle nila na lima sila palagi. This time, back-to-back game since Sui farming sa off-map. Yeah. Malayo dun sa kanya mga teammates. Ito ba yung change na hinarap natin? Kasi parang hindi siya nagiging effective midnight. I think it's something na parang kailangan mo talagang gawin. Pero usually kasi, ang team na may ko-compare ko rin na gumagawa dito is yung Blacklist and National. Pero the difference is may converging points sila. And we've never seen that from Onyx. And I think yun yung kailangan nilang isipin next. Paano sila magko-connect like this one? Grabe yung crowd control na naibibigay dito ni Nats. And yung burst, naibibigay naman dito. Nag-iisang Nets. Kaso nga lang si Nats dito mabibigyan. Tapos may pasok na naman si Irad to the rescue nga ba to. Umaaring siya ang madisgrasya. Light dito sobrang low. Pero mukhang abol si Nets with a flicker. And that is a triple kill para kay Nets. Again, looking at how the Onyx team fights, kaya nilang labanan yung RSG. It's just that mas mabilis yung movement sa ginagawa ng Raiders. Eh, si Sensui yung napapahamak. Oo, nakuha pa rin ni Irad yung kanyang purple buff. Or at least, yung purple buff ng kabilang team. Grabe. Konting disgrasya mula dun sa RSG dahil nalikuran sila ni Nets. Pero nakakahanap pa rin na trade-offs ang side ng RSG. And that is Irad. Ang galing doon sa MDL. This time, drafted again by RSG. Lord Dance, number one. Oh, Light! Light dito nakakuha na nga ng kill at hindi na nga nagamit ni Atoy Ara ang kanyang final slash. And makakuha dito ay si Sensui pa rin. Sensui instinct with the retribution. Tapos kuha naman ng kill yung RSG onto Keke Dut. So tin-raid ng Onyx. Willing silang mawalan ng members as long as makuha nila yung big objective. Pero nakakuha naman talaga ng espasyo yung RSG dahil sa ganong klase ng mga kills. Actually, hindi nga saan eh. Willing mawalan. Si Light kanina pindot na pindot eh. Pili ko nung checkping, nag-practice pumindot ang mga to. Dahil pangalawang beses niya nang ginawa yung Ring of Order to Flicker. Mm-hmm. Para pagdating doon may damage ka at may slow and hatak. And hindi ka kasi makaka-react doon eh. Sobrang bilis nung movements na yun. Parang yung ginagawa ni Nuts kanina yung Flicker Energy Eruption na baliktad. Parang ganun. Pero sa kadya. Oh, sa kadya. Sa kadya naman yung ginagawa. And despite yung Onyx Philippines na nakakuha ng kanilang Lord, nabawasan sila ng isang miyembro, that's Ryota.
Tapos nakuhaan pa sila ng turret din sa may top lane. Positive pa rin para sa RSG yung yeah. economy. This time they'll try to equalize with this concealed lane. Oh, light. Oh, katapos na light. So nga lang na-hook dito si Light, pero may hatak rin naman siya. Light will go down, pero kekidot din naman ang magiging kapalit. Nuts naman dito ang nabigyan, kaso nga na sobrang ulat niya. Eman will go down, habang si Nuts dito sobrang low, mapapaback away na siya. Yung Lord naman dito makapag-push pa sa may batang ibaba. Onik, with those kills, mukhang napunta sa side nila yung kalamangan. Dahil yung 2 kills na yon na may naging trade mula din sa kupunan nila, eh nag-pave ng way para makapag-push sila ng mga torre. Yep. And again, this is still a carry game for Onik. They have the late game power to deal with RSG. Bilis. And tulad nga na nabanggit mo kanina, Santi, yung isang ano lang na yun, isang skirmish lang sa top lane, it paved the way for this thing to happen. Si Tsui, walang puncture, pero may inabangan. Phantom execution, aray ko. Grabe yung intercept na ginawa ni Irad dito. Inabangan. Inabangan dun sa kabilang kanto, men. Parang may hinahabol, tapos yung comms, oh, papunta na dyan, oh, kabilang kanto, pre. On the way. On the way. On the way. Ang ganda ng spacing na nakita mo natin mula sa RSG in their defense. Nevertheless, Onik pa rin nakahanap ng magandang play, taking out dalawang torre dun sa may gilid, tapos yung dun rin sa gitna. 1 minute to go before the next Lord magiging even yung wow. XP nung dalawang junglers natin since we level 14. Pero when it comes to damage Seal. Dealt, Nats, ngayon lang nakita ng highest damage Seal. Dealt na oh, XP, no? Uy, XP pa. Super face, ang ganda nung combo na ginawa nila ni Eman. Connection talaga kasi alam nila kung saan papunta right after the Divine Judgment. Yung Jabomba nakaabang. Oo, oh, tsaka pindot na pindot. Yun na naman yung ano yung flicker na combo, yung magkasunod. May slow kagad pagdating niya. Uy, napagad ang hook dahil si Eman na lang nahuli. Natusok naman sila din si Sui. Kaso nga lang hindi ganun kitaas yung damage. Oh, next. Kasi nga tangselot ang gamit nila. Monster kill naman si Nets. At mukhang siya nga ang aasahan. Pero si Irad nagwawala. Oh. Andyan na nga yung Shadow. Exhort with a flicker out. Wind andyan naman yung Wind of Nature para i-dodge yung damage na kayang ibigay ni Irad. Pero binalikan naman nila si Exhort. Wala na yung Nets, Nets, andyan naman yung damage yan. Exhort outplaying Nets. Talagang binigyan sa harap. Pero si Irad, oh my God, kahibla na lang ang buhay. Makakasurvive pa rin. Ibang klase itong serye na to. Mechanics ang nakikita natin. So lahat ng mga players dito na outplays. After outplays, footwork mula kay Exhort. Irad din may sarili ding moves, mga crossover. And the near-death experience between all of these players. Pati nga si Nets eh. Sabi niya nung kumabit yung okay shadow kill ni Irad dito kay Ryota. Sabi niya, sige, sa Nets, saloy mo lahat. Nag-flicker siya pa harap doon kay Eve. Doon niya binawasan si Exert. Actually, hindi nagulat din si Exert doon. Pero dahil nga may added movement speed na makukuha from every cast ng kanyang skill, doon niya minicro. Si Kari. Actually, pati si Irad minamicro niya. Ang ganda na pwesto ni Light, Pin. Ang ganda na pwesto ni Light. Yun nga talaga yung hatak. Pakso nga lang, andun rin naman si Ryota, ready-ready sa kanyang flicker out. So, na-counter na nila yung play na gustong gawin ng RSG. Na kumbaga, sila yung manso-surprise. But this time, wala doon yung surprise mechanics na pwedeng gawin. Lord naman ngayon ang pag-aagawan. Yeah. Dating sa Lord Dance, alam natin na yung instinct ni Sensui dito ay sobrang taas. Level 15. Pero mukhang makipagsabayan natin si Irad. Nakabang lang yung shadow niya anytime. Na makita niyang bawas, maaari sila mag-all in. Ting window ng Onik kasi alam nila walang Divine Judgment. Pero yung RSG gustong mag-delay sa ngayon. Minions are in favor of Onik dun sa may mid and bot. Uy! Final slash binitawan na. Real world manipulation na gamit. Nets! Pero si Nets pa rin nakakuha ng Lord. Yan naman magbaback away na sila ngayon. Kekidot will fall down. Mag-abol ang RSG. Pero wala na silang aabutan pa dahil willing yung Onik na ibigay yung isa. They have the Lord. Halos nawawala na yung lead na meron ng mga Raiders kanina. Ibang klase talaga tong larong to. 133 na lang yung hawak na gold lead ng RSG. And we are already at the point na sobrang sakit na ni Kari. Add to that yung rose gold meteor na meron siya dito. Meron siyang defensive capabilities versus RSG. Yung kanina, nakita natin, yung Wind of Nature pa lang yung pang-save niya. This time around, this is gonna be a different story for RSG. Ang question kasi dito is, paano mo hahanapin yung carry sa likod ng teamfights? Oo, hirap hanapin eh. Tapos lagi may nakadikit pa. Parang si Kekidot niya, hindi natin nakikitang pumupronta. Parang madalang eh. Mas si Atoy Arpe. Pero alam yung naagulat dito kay Ryota, the way he plays is parang nakatenacity siya. Oh. Pero hindi siya nakatenacity. Kaya din siguro nag-appraiser strat kanina dun sa may bottom lane si Nats. Kasi alam niya, Arlott tenacity, hindi pa ito mamamatay na gato. Kaya in-overload nila. But of course, walang tenacity dun si Ryota. Masakit lang din do, kapag hindi siya napatay, tapos nakaskill siya. Kasi naka-unbending will eh, diba? Talaga. Babalik at babalik talaga ang buhay. Pero ang maganda sa composition ng Onik, yung kanilang formation sa team fight, parang si Ryota nagiging bodyguard
ni Nets. Even though kanina, again, iniwan siya ni Nets, nag-flicker siya para makalabas siya sa range nung Shadow Kill para hindi kumagat sa carry. Well, yun naman talaga yung trabaho ni Ryota. Mm-hmm. And I like it kasi, even if mahanap ng RSG yung pwesto ni carry, hindi ka na pwede basta-basta mag-all in eh. Kasi ang dami mong dadaanan, wala ka ring bypass. Actually, yung Hayabusa lang yung nag-iisa nilang bypass. And if daanan mo yung mga frontline ng Onyx, ang dami rin nilang crowd control. Nandiyan yung kagat, yung mga na-mention natin bakit kanina, nandiyan yung final slash mula kay Arlott. And if gusto mong subukan mag-disengage, dun mo mararamdaman yung damage output ni Nets. So parang well-protected yung carry ng Onyx dito. Meron silang box formation na hindi nila basta-basta iniiwan. Although, may mga times pa rin na nakakahanap ng pick-off si RSG. It's because of the Conceal Divine Judgment and Initiation. Yes. Pero it's a different story now. Look at the map. Apat na magkakasama sa Onyx. Actually, si Setsui pa rin yung umihiwalay. Pero lagi nang may nakaharap para kay Kari. Yep. Meron akong nakita nung M4 na ginagawa. Well, actually, nakagulat kasi parang the valley yung gumawa nito. And ang tawag sa kanya is the 1-5 play. Yung pause 1, pause 5, magko-conceal mula sa isang bush, tapos mababurst down. Si Basic actually yung gumagamit nun. Mm-hmm. At madaming beses si natin siya nakita, si Shark and si Lolitz, Basic. Tsaka Beatrix. So ngayon, may chance yung dalawang teams na gumawa ng 5-1 na yun. Yeah. Kakanan yung combo natin, eh, no? May Kaja ka, may Franco ka. Mm-hmm. Tapos enough din naman yung damage yung dalawa. So parang, maganda to ah. Nasa maling side yung RSG. Nagpalitan, nag-clockwise rotation. Pwede nilang i-burst. Nuts. Pwede na nilang i-burst. Ay, wala yung ata. Pero si Irad, nakasilip naman ata dito. Just goes the retribution coming in from RSG. Sila makakuha ng Lord. Pero habol naman dito si Setsui. Kaso nga lang, killing spree. Ang ibibigay sa kanila dito ni Irad. Exhort naman. Ipipigilan sila, lumapit pa. Makakuha ng kill. But si Irad, may immortality. Nakabili. Bumili. Tumama pa yung bala ni Eman. Oh my goodness. Total win para sa Raiders. Setsui instincts versus Irad Mechanics. Ibang klase ang pinapakita ng dalawang teams natin. Eventually, RC pa rin yung nakakuha ng Lord. At sobrang crucial nito. Buti na lang para sa Onyx, hindi ito yung Evolve Lord. But you saw, sobrang intense. Grabe. Between two teams. May naiiwang 371 HP do sa Lord. Pagkarapos niyang gamitin yung Phantom Execution, Tone Rose Retribution, si Irad naglakad lang. Niretry niya. Pero ang kinagandahan dun, inaakti niya yung Onyx, nag-commit sila net sa kanya, pagbalik niya, nagbenta ng item, I'm pretty sure nagbenta siyang item, bumili ng emo last second kasi may dalawang shuriken na mapunta mula sa carry. Oh my God. Grabe mechanics ni Irad dun. Hindi ko kinakaya. Iba yung pinapakita ni Irad sa game. Nagbenta siya. Oo, oh, nagtanggal siya kanina. Kasi last item yung Endless Battle. Ay, Conceal Play. Uy, kuhaan naman na. Ang doon na naman yung combo na ginawa nila. Jabomba Plus. Doon sa Divine Judgment na meron dito si Light. At talagang siya ang nagbigay ng liwanag. Habang nakabang naman yung bala, tumama pa kay Keke Dude. Sensui with a Phantom Execution palabas. 3v5. Ahulin niya ba sila dito ni Irad? Si Irad dito ay gumagawa pa ng mga Shadow Plays doon mismo sa base ng Onyx. At mabasag pa sila ng isang tore. Maaari din nalang mabasag yung sa may bandang itaas. Yeah, dahil nga sobrang dami nila. Kulang ng dalawa. RSG. Oh! Maaari. Matapos na, Keke Dude with a hook. Kaso nga lang yung agad, hindi sumakto. Oh, Eman naman dito papasukin. At talaga mga counter nga si Setsui. Habang nasa may badang likuran, si Setsui magpupush na. Power yung lock. RSG. Going in for the raid. Game 2 para sa RSG Slate Philippines.